Magandang umaga. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang misa po natin ngayon ay para sa ating pasasalamat at pasasalamat ni na Alice Ganapin, Pasawa Family, Fulgar Family, Iban and Jocelyn Fulgar Gamboa, Cunha Family, Greg Tenebro and Family, Alonso Family, Dr. Rodrigo Valenzuela and Family, Martin, Kathleen Ann, and Matthew Monteverde, at Garcia Family. Para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para kina Ganapin Family, Kim Nino and Silgi Garcia, Sergeant Alfredo Hugo, Jun and Belen Hunya, Fulgar Family, Alonso Family, Mildred and Michael Garcia, Dr. Charmy Ann Hugo, Dr. Nico Valenzuela, Josefina and Naomi Mauruon, Martin, Kathleen Ann, and Matthew Monteverde, Josefina and Naomi, Jocelyn Fulgar Gamboa, at sa lahat ng frontliners. Para sa kagalingan ni Alice Ganapin, Kiko Fulgar, Alma Azanza, Joselito Crisostomo, Christine Valerio, Ching Olivar, at mga dinapuan ng COVID-19. Para sa ikalulwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya, at sa mga kaluluwa nina, Herminia, Ben, Leovino, Remio, Josefina, Lina, Romeo, Mary, Edgar, Rodolfo Sr., Abelardo Sr., Tashana, Lucino, Roberto, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Anthony Cesar, Mary Belen, Brigida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Maria, Vicente, Felipe Sr., Filomena, Mario, Linda, Rosesa, Felipe Sr. and Jr., Pepito, Leticia, Aurora, Ireneo Sr., Reinita, Jenner, Ahmed Emmanuel, Margarita, Andres, at mga kaluluwa ng namatay sa COVID-19. Ang misa po natin ngayon ay pamumunuan ni Father Chris. Atin pong simula ng ating banal na Eucharistia sa umagang ito sa ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-abay, liwanag, kaligtasan dala ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Madalas tayong natatakot mag-isa sa buhay. Ngunit, tiniyak ni Jesus na hindi ito mangyayari para sa ating kakulangan ng pagtanggap sa Espiritu ng Katotohanan, humingi tayo ng patawad mula sa Diyos. Cristo, Cristo, Cristo.
Awa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami ay makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na yon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng makalaking kagalakan sa lungsod ng iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang tumanggap sila ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila
at tumanggap sila ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Simigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa'y ikay sinasamba, awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo ay nagalak ng labis. Siya'y naghaharing, may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang daing ko ay kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at napitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan
sapagat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagat siya'y suma sa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasama, kayo'y sumasa akin, at ako ay sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin ang Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Kahapon ay sinimulan na natin ang tinatawag nating Modified Enhanced Community Quarantine. In particular dito sa atin sa Metro Manila. At yung iba ay nagbubunyi dahil malaya na sila. Pwede na silang pumunta sa iba't ibang lugar, sa mga SM. Bagamat according pa rin sa Interagency Task Force, ang paglabas natin ay dapat pa rin para lamang sa mga essential and necessary reason. Kailangan lalabas pa rin. Meron pa rin pong quarantine. Meron pa rin pong community quarantine. It might be enhanced, it might be modified, it might be general. Pero tayo pa rin po ay nasa quarantine. Kaya nga sabi ng isang post, yes, pinayagan na tayong magtrabaho for the sake of community, for economic reason, but not because it is safe. Hindi pa rin po ligtas. Hindi pa rin natin na-flatten ang curve. Hindi pa nga tayo napatapos ng ating first wave. Baka meron agad tayong second wave, third wave sa nakita natin kahapon na paglabas ng mga tao. At isa sa mga provision ng nagtanong sa akin ng provision ng tinatawag nating Modified Enhanced Community Quarantine ay ang pagbibigay ng permiso para magkaroon ng religious gathering katulad ng ginagawa natin. Pero sabi ng guideline ay kailangan lamang po na ang dadalo sa religious gathering katulad ng misa ngayong Modified Enhanced Community Quarantine ay 5 tao lamang. Just imagine, pag nagmimisa ako ngayon, ang dami, ang bilang ng aking staff ang kumukuha, ang aking maintenance, abot na kami ng 5 para lang sa amin yata yung ating, ng ating, at magpapatuloy pa rin siguro tayo ng ginagawa natin na live streaming ng ating Facebook para sa ating gathering. Hintayin pa natin ang development going from modified, kasi nakalagay din sa guideline. Pag naman tayo mula sa modified, after siguro ng May 30, kung magkaganda-ganda yung sitwasyon natin, maging general community quarantine, religious gathering are allowed with the condition of 10 persons to attend. Ang onti pa rin. Kaya tingnan natin yung development. Ipagdasal natin dahil ang ating pagsisimba, lalong-lalo na pagsisimba, opo, makakasimba tayo sa pamamagitan ng pagdarasal at pakikinig sa ating live streaming. Pero yung pagtanggap natin ng communion, di ba? Ang ating prayer ay panalangin para makiisa sa Eucharistia. Pero never, for already 2 months,
ang ibang mga parishioners ay hindi na nakakatanggap ng katawan ni Kristo. Kaya panalangin natin na with the development, sabi nga ng ating mahal na obispo, nung kapistahan natin sa kanyang humilya, ang ating banal na misa ay hindi lamang ito pagsasama-sama ng mga tao just to feel good. Ay, nakapagsimba ako. But ang ating pagsasama-sama ay pagsasama-sama ng tulad ng isang pamilya. No? In the church and in the Eucharist, we become one family. We nourish one another. We remind one another. We admonish one another. And we learn to love inside the family. And we come to be in communion with Christ as one family. Kumbaga, ang panalangin natin, ito'y essential. Ito'y napakahalaga rin na parang kung ang pamilya ngayong enhanced community quarantine ay napakahalaga. Kung ang iyong pamilya ay masaya, puno ng kagalakan, magiging maganda ang karanasan mo ng enhanced community quarantine. It's a bonding. It is a, sabi natin, a very quality time with your loved ones. Pero kapag ang community, ang family, ay hindi nga naman nourished by God, ang hirap-hirap siguro araw-araw kasama mo ang isang grupo na walang pagmamahalan, walang pagkakapatiran. Kaya sabi sa atin, ganun din ang dinudulot ng pagsisimba. Kung saan tayo ay nagiging isang pamilya, it is essential in our spiritual life. Speaking about the update, mayroon tayo isang yapis sa parokya natin na nag-post regarding ang sulat ng laiko, sabi ng sulat ng laiko, tungkol ito sa patuloy na pagsuporta ng mga laiko. Ang mga laiko, ito yung mga organization sa loob ng ating mga ng simbahan ng parokya, ang mga servants. Kaya sumulat sila at sabi ng kanilang pahayag, patuloy sana natin na suportahan ang ating simbahan at parokya sa aspetong pinansyal. Dahil alam naman natin, it has been 2 months. Kapag walang misa, wala rin tayong mass collection. Pag walang misa, hindi rin nakakapagbigay ang mga tao ng kanilang offering to the Lord. Kaya sabi, yung pagbaba ng financial aspect din ng parokya. Dahil ang parokya rin ay nagbabayad pa rin ng kuryente, nagpapasweldo pa rin ng ating mga staff. At higit sa lahat, ang parokya ay gumagawa ng maraming pamamaraan para patuloy pa rin na makatugon, makatulong. No? Ang mga relief goods ay kinukuha rin natin sa pondo ng ating parokya. Hindi man nalalaman ng iba. Kaya nga, sabi ng organization ng community ng laiko, no? We stand with our promise and our statement that we continue to support the church. Ang ganda ng kanilang statement. It's good. Kaya ipinos ito ng isang yapis natin, si Kuya Mark. Tapos, sa kasamang palad, ang dami-daming napakapangit ng mga reaksyon. Hindi ko alam kung galing ito sa mga trolls o ito talaga yung pulso ng mga tao na tungkol, pag pinag-uusapan ng tungkol sa pinansyal na aspeto, no? Nandiyan na yung ang simbahan ay mukhang pera, samba dinadala yung mga kayamanan at yung mga libo-libo at milyon-milyon. So, sabi ni Kuya Mark, no? He tried to defend as a servant yung statement na ito ng laiko, no? At ang ganda-ganda ng kanyang pagpapaliwanag, no? Parang bakit ko ito nabanggit? Kasi pinapakita dito sa atin, lalong-lalo na ng ating mga readings, in particular, the second reading, no? Ang ating tema ay tungkol sa pagsunod sa kalooban at utos ng Diyos. Parang sinasabi sa atin ng gospel natin, malapit na siyang lumisan. Come next Sunday, we're going to celebrate the Feast of the Ascension. At yung gospel natin ay ang mga huling salita natin ang Panginoon, but your goodness
must show who you are. Parang sinasabi sa atin, no? Ang tunay na alagad ng Diyos, ang tunay na sumusunod kay Kristo, ang tunay na sumusunod ng utos ng Diyos, gumagawa tayo ng kabutihan at gagawa pa rin tayo ng kabutihan, hindi dahil bumabalik yung kabutihan sa atin. Gagawa tayo ng kabutihan dahil ito ang ating kalikasan. It is our nature. It is our identity. We must show to the world who we truly are. Disciple of God. Kaya sabi sa atin, at lalong-lalo na ngayong panahon ngayon, ang mga tao, siguro dahil sa ating nararanasang laging nasa bahay, nabubugnot, minsan ang mga tao madaling magalit, madaling mainis, madaling sumabog, dahil siguro ay sa nararanasang problema, tas hindi makaalis, nabubugnot, nabobore. No? We could easily succumb to the temptation, ay, inaiinis ako eh. Kung gusto kong mainis at magalit, pasensya kayo. I-express ko yung galit ko. Hindi, sabi sa atin. No? Patuloy pa rin tayong magiging puno ng kababaan ng loob, puno ng kabutihan. Dahil sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan ay ipinapakita natin kung sino talaga tayo. Tayo ay umiibig kay Kristo. At ang umiibig kay Kristo, walang puwang ang kasamaan, walang puwang ang galit, walang puwang ang mag-isip ng ikasasama ng kapwa. Ikalawa, nabasa ko rin yung isang commentary ni Mark Link, isang libro tungkol sa gospel natin sa ngayon. Nagkwento siya ng isang napakagandang kwento. Sabi niya, nung meron daw isang bata na nanaginip, at sa kanyang panaginip, nakakita siya ng anghel. At yung anghel ay merong daladala sa kanyang dalawang kamay. Sa kanyang kanang kamay, daladala niya ay ang isang sulo, torch, na may apoy. At sa kanyang kaliwang kamay naman ay daladala naman niya ay timba ng tubig. So sabi ng bata sa panaginip, tinanong niya yung anghel, ano pong gagawin ninyo sa inyong sulo at ang inyong timbang tubig? And the angel said to the boy, I will go to the highest heaven and burn down the kingdom of God, yung kaharian ng Diyos. Susunugin niya yung sa pamagitan ng kanyang torch na hindi na namamatay. At pagkatapos naman, sabi ng anghel, pagkatapos kong sunugin ang langit, pupunta naman ako sa impyerno. Sa pamagitan ng timba ng tubig na ito ay aking papatayin, pupugnawin ang apoy sa impyerno. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung sino pa rin ang umiibig sa Diyos. Maganda yung analogy ni Mark Lee. No, sabi niya, no, gagawa pa rin ba tayo ng kabutihan katulad ng panyaya ni Jesus sa atin kapag wala na tayong reward? O kaya wala ng punishment? Kasi ang unang tanong natin, bakit ba natin sunusundan ng Diyos? Bakit ba tayo gumagawa ng kabutihan kahit ang hirap-hirap? And others would say, ay, gusto ko mapunta sa langit. O yung iba naman, ay, ayoko kasing mapunta sa impyerno. Lumabas na nga lang ngayon sa summer, ang init-init. Sandali ka lang nasa ilalim ng araw, napapasok ka na. Doon pa kaya sa impyerno. Kaya ayokong mapunta sa impyerno, gagawa na lang ako ng kabutihan. But the beautiful analogy of Mark Link speaks the real reason why we do good. No? Bakit ba tayo gumagawa ng kabutihan? Hindi dahil sa langit. Hindi rin dahil sa impyerno. Dahil tayo ay nagmamahal kay Jesus. Yun din ang sinabi ni Francis Xavier. No? Not because of heaven and not because of hell. But I am attracted to the person of Christ who suffered for my sake. Ang paggawa ko ng kabutihan ay dahil sa pag-ibig ko kay Kristo.
Ang pag-ibig na ito na nag-imbita sa akin at nagpakita ng pagmamahal. No? Parang that is the response of the heart. Eh. When we are loved, we love back. That is the natural response of the heart. Kaya sabi natin, gagawa tayo ng kabutihan. Hindi dahil tayo ay napipilitan. Hindi dahil sa langit. Hindi dahil sa impyerno. Dahil ito ang paanyaya ni Jesus na iniibig natin. Noong kahapon, sabi ng news sa Quezon City, ay tinanggal na ang liquor ban. Nakakatuwa, sabi ng isang post, ay nagdagsaan ng mga tao sa bilihan ng mga alak, pati hanggang warehouse ng bilihan ng beer. Grabe ang pila, ang haba. Blockbuster din, ano? Tinalo pa yung ayuda. Bakit kaya ganun? It's a very beautiful comparison. Parang sinasabi natin ay, no, makikita talaga natin ang tunay na budhi, tunay na kulay ng tao sa panahon ng talagang in desperate times, in trying moments. Di ba? Ganun naman ang kaibigan eh, di ba? Hindi mo makikilala ang tunay na kaibigan kapag masaya kayo, pag everything is well. But you come to see the real person kapag in times of hardship. No? Ngayon, we are indeed in a long time of hardship. Dalawang buwan na tayo na nahihirapan dahil sa COVID na ito. And you come to see the real color of persons. Makikita mo talaga yung tunay na kulay. Sa gitna ng paghihirap, malalaman mo ang tunay ng mga tao. No? Yung mga tao, nung nawala yung liquor ban, no? Nagpila-pila para sa ayuda ng 5-6 hours para makakuha ng ayuda. No? At grabe talaga ang manghingi para sa pagkain ng mga kapamilya. Pero pagdating na naman sa bisyo, ay, nakalimutan na yung hirap, nakalimutan na yung ayuda, nakalimutan na yung hindi pa kakain, wala pang makain. Pero alak ito eh, bisyo ito eh. Huh? You come to see the true color of a person in times of hardship like this. Kaya sabi sa atin ng ating ebanghelyo, makikita ng sanlibutan kung sino talaga tayo sa pamamagitan ng ating paggawa, sa pamamagitan ng ating pagsunod, sa pamamagitan ng ating pamamaraan ng buhay. Kasi makikita mo pa rin, on the other hand, kahit ang dami-daming gastos, puro palabas ang pera. Natanggap nyo na ba yung inyong Meralco? Baka mamaya ang inyong kuryente, triple-triple pa. So, expect more losses on your part. Pero ang dami mang pagdurusa, ang dami mang gastos, ang dami mang kailangang pangangailangan na tugunan, ang dami pa rin taong mga mabubuti. Ang dami pa rin mga taong nagbibigay. No? I could vouch and witness for that. Ang mga patuloy na pagbibigay namin sa simbahan, ito na naman po ay galing sa mga tao na nagbibigay din at nagbabahagi. No? Kagabi, kausap ko yung isang kaibigang pare. Sabi niya, Father, bibigyan namin kayo ng mga gulay. Tone-toneladang gulay, no, pampalinaw ng mata. And we were going to distribute it to our community and even to other parish. Parang sabi ko, sa dami ng problema, ang dami rin magandang mga biyaya na dumarating. No? Sabi nga natin, ano, when God closes a door, He opens a window. Kung dumadami ang ating pagsubok, dumadami rin ang biyaya. No? At ito ay makikita mo sa tunay na kulay ng mga tao. Even amidst hardship, they are indeed following the Lord, which is the invitation of our gospel. Finally, we long to see miracles. Sabi ng ating first reading, ang mga unang apostol, habang pinapalaganap nila ang mabuting balita tungkol sa buhay at pangaral ni Jesus, gumagawa sila ng maraming himala. No? Ang mga may sakit gumagaling.
No? And how we pray and long, Lord, please do a miracle for us today. Ngayong hirap na kami. God may not do it. Hindi man lahat ng ating panalangin ay nasasagot. Pero isa lang ang sigurado natin. God have proven Himself. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang bahagi ng pagmamahal. Gumawa siya ng himala, nagmahal at inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. And it is now our time. Ipinapasa sa atin ng Diyos ang misyon na ito. No? Sa tayo naman ang magpo-produce, ang gagawa ng himala. Gagawa ng himala dahil, no, from nothing, kami ang simbahan, walang-wala, pero nakapagbibigay pa rin, himala talaga yon. At ang himalang ito ay nagmumula rin sa bawat tao, sa bawat alagad ng Diyos, sa bawat nagmamahal kay Jesus. Ang ganda-ganda ng Ebanghelyo, sabi sa atin, kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, nananahan si Jesus sa atin. Kapag gumagawa tayo ng kabutihan, sinusunod natin si Jesus, tunay na ang Panginoon ay nananahan sa atin. No? Our Lord becomes truly alive in us. Kaya gusto ba natin na mabuhay si Jesus sa buhay natin? Maramdaman talaga natin siyang muling nabuhay? Patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Mananahan si Jesus sa atin, mananahan ang Diyos Ama sa atin, at bandang huli, sabi nga ng Panginoon, ang sino mang nakikibahagi sa kanyang pagdurusa, sa kanyang pag-ibig at pagmamahal, ay magsasalo, makikibahagi rin sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Amen. Tayo ay tumayo at sabay-sabay nating sambitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa alalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroon ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at hukom sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pagmamahal kay Kristong muling nabuhay at pabalik na sa kanyang Ama. Ang ating sasambitin, Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang Espiritu ng Katotohanan. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang Espiritu ng Katotohanan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapuspos sila ng handog ng Espiritu Santo, at nang mapalago nila sa katotohanan at sa pag-ibigan ang buong bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang Espiritu ng Katotohanan. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap hinggil sa pananampalataya ay darangin ng Espiritu ang kanilang mga puso ng apoy ng dalisay na pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang Espiritu ng Katotohanan. Para sa mga namumuno ng ating bansa, upang mamayani ang katotohanan sa kanilang paglilingkod sa taong bayan at mawala sa kanilang mga puso ang pag-iimbot at pagbabalat kayo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang Espiritu ng Katotohanan. Para sa mga taong nagsisikap sundin ang utos ni Kristo sa kanilang pang-araw-araw na buhay, upang sa pagninilay sa salita ng Diyos at sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya
ay matagpuan nila ang pagkaunawa at sigla sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang Espiritu ng Katotohanan. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng salita ng Diyos at ng banal na Eukaristiya, upang maging masigasig tayong tagapagbalita ng katotohanang si Kristo ay buhay at siya'y ating kasama sa paglalakbay sa daigdig na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang Espiritu ng Katotohanan. Tahimik natin idulog ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang Espiritu ng Katotohanan. Ama naming muling bumuhay kay Hesukristo mula sa kamatayan, isugo mo sa amin ang Espiritu upang hindi kami malubog sa burak ng kalungkutan, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, bagkus ay maging masasayang tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa sandaigdigan. Hiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na si Hesukristong aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng alak at tinapay, ang ating mga panalangin, ang ating mga kabutihan bilang pagsunod at pag-ibig kay Jesus ay kalugdanawa ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa nakakarami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay namin ang krus mong tunay. O Jesus, aming mahal, ligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesucristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Gubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mapasa amin.
po namin. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang muling pagbabalik ni Jesucristo ng aming manunubos. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya. Huwag ang mga nagawa naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Narito ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus na nagturo sa atin ng pagbibigay, pagmamahal at pagsasakripisyo sa kapwa. Mapalad tayong tatanggap ng kanyang banal na katawan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng espiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto ka sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaang kami ay mawalay sa iyo. Amen. Pitapon sino
Ating ngayong dasalin ang ating Oratio Imperata. Makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila ay makapaghanap ng lunas sa epidemyang ito. Nawa iligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at pagibayuhin mo sa amin ang pangnanasang kumalinga at dumamay, lalo na sa mga nangangailangan. Hiling po namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristong anak mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Isang paalala po para sa ating lahat, lalong-lalo na ang mga nakikinig sa kanilang mga tahanan sa pamagitan ng ating Facebook Live. Ang ating pong parokya ay nagdiwang ng kanyang kapistahan noong Friday, May 15, San Isidro Labrador. Nakakatuwa, no? Ang San Isidro Labrador ay associated with prayer to have rain, no? Kasi summer, mahaba yung tag-init, ang buhos ng ulan ng May ang hinihintay. Kaya sa pamagitan ni San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka at manggagawa ay humihingi ng ulan. Kaya nung Friday, talagang bumuhos naman ang ulan bilang talagang ramdam na ramdam natin yung patnubay ng ating patron sa pamagitan ng ulan. At dahil po sa hindi lang ulan kundi bagyo ni Bagyong Ambo. Dahil nga naman sa ulan at sa masamang panahon, yung gabi po ng ating fiesta ay naghanda po ang ating fiesta committee sa tulong din ng ating mga iba't ibang mga organization to have a closing ceremony. Ang tawag po ay Gabi ni San Isidro. Ito po ay awarding ng ating TikTok Challenge winners and special award. At ang pagkakaroon din ng mga presentation ng iba't ibang tao kahit na nasa kanya-kanya tayong tahanan, no, para tayong Channel 2 na nawala, na nag-concert. Ganun din yung gagawin natin, a variety show. Pero dahil noong Friday ay napakasama ng panahon, nagkaka-brown out, we decided to move it to another schedule. At ang ating pong tribute kay San Isidro Labrador, ito po ay pinamagatan na araw ni San Isidro, ay gagawin natin mamaya po, 11 a.m. Isang oras lang naman po ito, 11 to 12. Ito ay, it's a tribute para sa kapistahan ng ating mahal na patron. It's a tribute also to our workers, sa mga patuloy na nagbibigay at dumadamay at nagmamahal na ang mga gumagalaw kahit sa upang ipagdiwang yung piyesta natin ng napaka makahulugan. It's a tribute to them. Kaya please, do watch sa ating Facebook Live ng ating Parish Facebook page ang ating Araw ni San Isidro. Ito po'y magsisimula ng 11 a.m. No? Kakanta po si Father Romel at magko-concert, no? Kaya abangan natin yung presentation ni Father Romel sa kanyang kwarto. Kaya sa mga gustong manood at malaman din ang mga nanalo ng ating TikTok, no? Mag-isip at magnilay, atin ding i-announce mamaya. Magkita-kita po tayo sa ating Facebook Live 11 a.m. Ngayong umagang ito, no, bago tayo kumain, para pagkatapos ng ating variety show and tribute ay lalo kayong ganahan sa inyong pagkain dahil maririnig niyo ang boses ni Father Romel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi
sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain mo nawa ang aming komunidad, panatiling ligtas at namumunga sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Patuloy mo kaming pabanalin sa aming mga gawa at patuloy ka naming paglingkuran anuman ang aming ninanais at ginagawa sa buhay. Hiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo. Patuloy nating ibigin ang Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Salamat sa Diyos. Diyos. Sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo.